gumaduate na nga ako sa utang, magse-celebrate kami ng sugar daddy ko. Napaka-sweet nga niya today dahil binigyan niya ako ng regalo. Shoota ka, hindi mo man lang sinupot. Ito nga daw ang isuot ko dahil magdi-dinner date kami. Nagpa-reserve daw siya ng table sa social na restaurant. Kaya naman sinuot ko yung pangmalakasang sandals ko dahil pangmalakasan yung dress ko. O diba, inuna pa yung harot, manong magtiklop ng sinampay. Nakapagbihis na nga ako kaya lalarga na kami. Yung todo forma ka pero agaw buhay sa pagsakay ng sasakyan. Kadami-daming pagpa-parkingan, tinapat pa talaga sa kanal. Nagkulot pa nga ako para bigay na bigay. Shoota mare, napadpad na kami sa Esitex. Napakahaba nga ng biyahe namin kaya yung sandals ko sumusuko na. Okay lang yun, siya naman yung kasama ko. Ay, lande! Nandito na nga kami at kinikilig ako, parang may mga paru-paro sa tiyan ko. Bakit nga hindi, nakabulak-lakin pa ako. Ang ganda talaga ng taste mo, mukha akong kurtina. Hindi nga ako napahinto sa pool dahil malayo pa lang, kinabisado ko na. Akala mo mapapahiya ako, no? Wa is to, huy? Pinadiretso niya pa nga ako dahil nasa labas daw yung pinareserve niyang table. Naninibago ko mare, tinitreat niya ako ng tama. Hindi nga ako sanay na ganito siya, kaya pakiramdam ko siya na yung may tama. O diba, mukhang diwata, napababa ng hagdan. Yung totoo, diwata o diyata? Nakita ko na nga yung pinareserve niyang table at pakiramdam ko umangat lahat ng dugo sa ulo ko. May ibang tao dito mare, kailangan kong ngumiti. Shoota mare, napaka-imposible na nagkataon lang to. Social na restaurant to kaya hindi sila gagamit ng ganitong tablecloth. Tawang-tawa ka pa sa mga pinaggagawa mo, pasalamat ka, may ibang tao. Sineserve na nga kami ng tubig at ang sabi ko kay sir, ingat lang at baka mapagkamalan niya akong lamesa. O diba, napakasaya ng lahat? Ako nga lang ang hindi masaya kaya lumipat ako ng upuan. Ayoko sanang makita yung pagmumukha niya kaso yung mukha niya ang lumalapit sa akin. Siyempre masaya siya kasi siya yung promotor. Napapainom na lang ako ng tubig kahit hindi ako nauuhaw. Gaganti na lang ako mare o order ako ng pinakamahal. Kung hindi nga lang talaga ako nagugutom, kanina pa ako nag-walk out. Okay lang yan kahit makita ako ng ibang tao. Ngayon lang naman to, hindi na ulit kami magkikita-kita. Napansin ko nga na may mga tao sa likod. Shoota mare, wag sana akong mapansin. Parang gusto ko na nga lang na maging parte ng lamesa para hindi ako makita. Grabe tong lalaki na to, effort talaga kung effort. Nagpatahi pa talaga siya ng damit kaya pala mukha akong kurtina. At dahil dyan, eto ka. Ang hirap mamakyo kapag may video kaya etong mga kubiertos na lang ang ipoposisyon ko ng ganun. Dumating na nga yung favorite kong Caesar salad kaya nakaramdam na ako ng totoong saya. Aba, at ayaw mahiwala yan, may pambawing frap. Napakadali ko lang talagang utuin dahil pagkain lang okay na ako. Habang kumakain nga ako, pinagalitan pa ako. Tinidor daw ang gamitin ko at wag kutsara. Napakadami mo namang kuda, kahit ano namang gamitin ko, sa tiyan pa rin ang punta nito. Dumating na nga yung steak ko at syempre may extra rice. Hindi kinuha yung ekstrang plato mare, akala siguro kasya pa dahil mukha akong lamesa. At least, hindi pa ako napapatungan ng plato. Gutom na gutom pa nga ako, kaya kumain na ako agad. Kita mo nga naman, sa steak ko pala magagamit yung kutsilyo ko. Akala ko kasi sa kanya. Pasalamat ka talaga, nasusuhulan ako ng pagkain. Gin at pagkain na lang talaga ang tunay na nagpapasaya sa akin. Aba, mukhang masarap yung order niya, tikman nga natin. Bakit nga kaya ganun mare, palaging yung order na lang nila yung nagugustuhan natin. Habang inihiwa ko nga yung steak ko, napansin ko na may lumalabas na dugo. Ang sabi ko nga, hello pa, pero nasabihan ako ng bobo. Medium rare daw to mare, hindi daw dugo. Kanina daw kasi, tinatanong ako kung how do you like your steak, ang sinagot ko daw, yes. Ah, ganun, bobo pala ako. Napahiya nga ako kaya iniba ko yung usapan, naggalit-galitan ako. Busog naman ako, pwede na akong mag-attitude. Siyempre tamang pabebe lang para maiba yung usapan. Nung nakaraan ka ako, couple shirt na pang preso yung binigay niya sa akin. Ngayon naman mare, dress na kapares ng lamesa. Malakas nga ang loob kong manghingi ng bill dahil hindi naman ako yung magbabayad. Pagkabayad niya, binalik ko na yung plato sa tunay na lamesa. Uuwi na ako mare at baka mapagkamalan pa akong lamesa ng mga customer.
Shoo, Tamare, parang kanina lang kulot pa yung buhok ko. Sa sobrang stress ko talaga sa sugar daddy ko, umuunat ng kusa yung mga buhok ko. Yari talaga sa akin yung mga manok mo.